Yo, what's up mga kasipat? Welcome back to our vlog sa Johnny Vlogs. Sa vlog na to, papakita natin yung site na pinuntahan natin, yung hunting site doon sa Alfonso noong day 2 natin. Medyo masukal kaya di ko gano'ng napasok yun, kaya yun, pahapyo lang tayong dumaan sa Kakahuyan. Dito tayo makapasok, mataas kasi yung mga gabi. Tsaka doon sa nag-request na yung fire test ng ating ano, bagong homemade, yung pangatlo, na medyo nirenovate yun kasi medyo may sira. Hindi naman talaga may sira, natumba kasi yun, nagkaroon ng konting crack yung taas na part niya, pero pinilitan ko na okay na naman, tatapusin ko pa lang. Ito yun guys, yung nirequest na bigyan doon ng fire test. Kapala yung lagayan ng bala nito dito, ayan. Sila yung lagay ng bala niya. Bulitas lang siya na ano, 8mm. Ayan, tipid tayo sa bala, isa lang bala natin. Ayan. So yun, papakita at mamaya yung fire test niya. So, okay. Simulan natin. Yo, what's up mga kasipat? Shoutout muna tayo sa ating mga masugid na taga-subaybay, taga-suporta sa ating vlog. Shoutout nga pala kay Christopher David from Calibo, Aklan. Salamat sa iyo tol sa patuloy mo na pagsubaybay sa ating channel. Tsaka shoutout din kay Jojo Fishing sa masugidan na taga-subaybay, sa malupit na taga-comment. Salamat sa iyo tol. Salamat sa suporta mo. Sa mga susunod pa nating vlog, asahan ko kayo. Salamat sa inyo mga Lodi. Kayo ang Lodi ko. Welcome back to our channel. Kagigising ko lang. Mama agad sa bayan. Day 2 natin ngayon dito sa Alfonso, day 2. Silip nga dito sa Kakahuyan. Dito magagala. Tingin tayo dito sa ano, pwedeng hunting site. Ito lang para saan ito. Lumuha siya ng kulungan niya ito sa ibon, bitag. Hindi ko lang pa naging bitag to. Ayo. Aliwanag mo, init pa. Nung huling punta ko dito, hindi ganito kasukal. Ngayon, masukal na masyado. Pakarami ng damo. Hindi na nagagamasan. Init oh. Kita nyo naman guys, yung trick-trick ng araw. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Dito masarap mang hunting. Ang daming luya. Ayan o. Taniman ang luya. Kailan maliliit pa yun sila eh. Tapos dito maraming kape. Kape. Nung last na hunting ako dito, gamit ko lang yung ano, wala nang daanan sa kabila. Gamit ko lang yung airsoft pistol. Testing lang naman yun. Ang kaya lang naman patay nung airsoft pistol na lang. Mga ibon na maliliit. Yung mga malalaking ibon, hindi na kaya. Saan ka pa? Dito sa Kakahuyan, mayroong laptop. Wow! Nagkaroon na sila dito ng mini garden. Mini garden. Tapos ayun, hindi na tayo makapasok kasi nalalaki na ng mga gabi. Ano? Lalo sa likod ko. Nalaki ng gabi, hindi tayo makapasok. Makapagpumasok tayo, hindi tayo makalabas. Tapos guys nga pa,
nung nunguha kami ng santol dito, nung harvest kami ng santol, yan. Puno ng santol. Bangkok. Anong daanan dito? Ito mapasukan dito yung lugar. Ayun, may kabuti. Kabuti. Nabulok na. Kapasok ang layo ah. Tubukan natin dito. Yo. God. Sobrang sukal tsaka napakadaming lamok. Marami pa sana doon sa dulo. Malawak pa sana doon. Ikutin hanggang doon sa malayo. Hanggang doon yan. Dito kami nanguha rin ng buko. Yan. Galing ha? Pagka gusto namin manginahin ng buko tsaka nyog na panggata. Ito kami nanguha. Marami dito sa loob. Hintay makapasok kasi sobrang sukal. Mahirap na. Baka pagpasok natin hindi na makalabas. Kama wrong turn tayo. Ayan o. Kita nyo naman yung gabi sa likod ko, mga dahon nyo. Pwede man ang gawing kumot. Ayan, ang lalaki o. Ang lalaki ng gabi dito. Hindi siya makapagbukas ng maliwanag kasi yan eh. Ayan o. May ibubuli pa. Yun, tapakan ko ang dami langgam. My goodness. Tara, balik na tayo. Medyo pakasukal. So, baka sa next na balik natin dito, meron tayong dalang airgun. Homemade airgun natin. Tapos, susubukan natin yung homemade airgun dito. Makapanghanding ka ng ibon. Si balita ako, may gumagalaro dito ng bayawak. Eh, yun pa naman yung masarap huntingin bayawak. Yun, may aso pa. Dito, nung huling pasyal namin dito, hindi ko alam kung bayawak yung nakita ko o ano. Hindi siya sa may basura. Nahulog siya dyan. Parang hindi siguro siya nakabalik. Hindi siya nakaakyat. Ano yung daanan dito? Galit na galit yung mga aso. Ayan. Para sa likod ng bahay, umikot na tayo. Init pati. Hirap maggala sa labas. So, balik na tayo sa loob. Init. Yan si Kobe o. Kobe. 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 May sarili siyang mundo. Makulit yan, guys. Kung saan saan nakakarating yan. Baby namin dito sa loob. Nakasilong na. At yung pinsan niya. Kulit to. Problema mo? Ha? Ang problema mo? Ang kalokohan mo? So that's it muna for today. Short video lang muna kasi init, di tayo makapagala ng maayos. Dito kasi ano eh, kakaiba yung panahon. Init, tapos biglang uulan. Iinit, biglang uulan. Ayan, gaya ng makulimlim na naman doon. Ewan ko lang kita. Doon sa side na yun. Makulimlim. Sana mamaya pagbalik namin ng Dasma, hindi umulan. Hindi kami abutan ng ulan. So yun muna. Next time ulit, till next video ulit mga sipat guys o kung ano man pwedeng ipatyo inyo. Init talaga, grabe. Partida Alfonso na to. So yun, bye bye, kita kits na lang. Hello guys. Nakasipat, susubukan natin ngayon yung nabili kong ano, yung compressor sa refrigerator. Nabili ko lang sa sana eh, sa Suruplasan. So, kinabit ko yung nasira ko na ano.
hand pump. Pero guys, kung gagamit kayo ng hose para sa kanyang klaseng compressor, ingat-ingat lang guys. Kung mas maari, hanggat maari, yung mas matibay pa dito, yung mas maganda yung klase. Kasi itong ganito, kayang-kayang wasakin. Dahil ang hangin ay binubuga kasi ng compressor ng ref. Although mahina lang o mabagal, pero hindi kayang pigilan. Kaya kasi niya magkaraga ng nasa 800 PSI, pinaka-maximum niya. Pero mas maganda kung ano, para mas safe tayo, okay na yung mga 400 PSI o 500 PSI. Safe na yon. Pero mga kasipat, kung gagamit kayo ng hose na ganito, make sure na mas matibay, hindi yung ganito. Kasi ito, mumurahin lang ito eh. Mabibili mo lang yung mga ganito klaseng hose na mga hand pump. Eh, nasa 200, mga ganun. Bibili kayo, suggest ko lang, bibili kayo yung matibay, hindi yung ganito klase. May nabibili naman na hose na para sa hand pump, yung pang 4,500 PSI, mga ganun. Yun ang bibili nyo, guys. So, subukan natin. Wala akong ano eh, wala akong cameraman, kaya sarili sikap tayo kasi ngayon hangin. Tsaka yung homemade air gun natin eh, ito yung nakaraan na ginawa ko. Ayan, pinilitan ko yung dulo kasi hindi pa siya ayos nun eh, tapos eh bumagsak siya, may nabali sa kanyang ano part, kaya tinanggal ko ulit. Ginanto ko muna, tapos bibilan pa natin ng gauge para mas maganda, para masukat natin yung pressure ng hangin na kinakarga sa kanya. Ito, sasaksak natin, subukan natin. Dandaan sa pag ano, reminder lang, dandaan sa pagsaksak, iwasan lagi na basa ang kamay for safety. Mga 40 seconds. So yun, nakalagahan na natin. Hindi ko na pinatagal masyado yung ano kasi nabubunot doon, kasi wala pa tayong yung ano ring lock nya. Tsaka baka pumutok kasi yung hose. Well, pangano lang naman to. Kakasa natin. Konti lang kailangan nating hangin, siguro nasa 100 PSI lang. Medyo matigas ikasa. Yan. So ito yung tunog niya. 1, 2. Yun, yun yung power niya. Abot doon sa halaman. Isa pa. Isa may halaman. Kita niyo yung usok guys. Yung puting hangin na lumalabas sa kanya. Yun yung power niya. Pwede pa siya makarga ng mas mataas, pero pansamantala yun lang muna kasi hindi pa naman finish yung homemade natin. Kita niyo wala pang pintura. Yan pa lang yun na niya. Tsaka lagyan pa ng cover dito. Tapos sa taas, pinaka side nya, pati sa unahan, front side, tsaka yung back side nya, para maganda sumipat. Tinesting ko na sa lata at okay sa lata, butas talaga yung lata, parang wala lang sa kanyang lata, bali wala lang. So yun guys, sana nag request na fire test nya, yun yung fire test nya. Hindi ko muna nananong bala kasi isa lang yung bala ko eh. Ayan o, ito lang yung bala ko. Ginamit ko na kasing iba. Dami kasing daga dito, kaya nagamit ko ng iba. So para sa daga yun mamaya, pag may nakita kong daga, last one bullet para sa kanya. Ayan. Kasulit natin. Ayan. Ito yung power. So yun. That's it for today. See you ulit mga kasipat. May homemade compressor tsaka homemade air gun. Ayun. Bye bye.
Girl, I'm trying to get you loaded.